persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Lyconium, at Lystra, the persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. They and all that will be brought thee in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned. And that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto the salvation, through faith, which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita, Panginoon. Ang isang apostle, Panginoon, na nag-warning, Panginoon, sa isang disciple niya ng Lord, sa Kristiyano, lingkod ng Diyos, kung saan darating po, Panginoon, medyo mahirap ang labanan, maraming lokohan. But I pray na katulad ng in-exhort ni Paul, Panginoon, maging matatag kami, maintindihan namin na ganun talaga. Yung ibang magmamahal sa inyo, magmamahal, yung iba ay hindi na. So I pray na maging matatag kami, Lord, as gawin namin tama, Panginoon, para hindi kami mas neutralize lang itong mga kulto na ito. Magawa namin ng maayos, ang aming gawain, effective pa rin, even sa katotohanan na sila po ay talaga nanloloko, matindi ang kanilang pagkukunwari, marami sila na isila. At kayo po ay magpapatuloy dahil malinaw sa iyong salita, Panginoon, ang dapat namin gawin. So I pray, ingatan niyo, Lord, at turuan ngayong hapon continuation, Panginoon, sa kulto ni Soriano, Panginoon. Kaya manulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, walang maingay, mga bata, ha? Puna. Okay, tutuloy lang po natin. Maganda ka po sa lahat. Title po nito is, again, sa series natin, Many False Prophets, Part 3, Dating Doon. Okay, ang pinaka-title natin is Form of Godliness, sa Tagalog, Forma ng pagiging maka-Diyos. So, maganda yung maging maka-Diyos, pero pag-forma lang, hindi maganda. Amen? Makinig. So, binasa natin yung warning ni Paul sa kay Timothy, maraming mangyayaring hindi maganda, including mga panluloko. So, ako, may kilala ako dito sa inyo na nare-reach ng mga yan, di ba? Hindi ko malala kung sino exactly, pero yung iba sa inyo, sa iba-isa pa, di ba? May mga dating daan din dyan, di ba? So, delikado yan. Kaya winaningan ko na kayo, kayo na mag-decide sa sarili nyo. Kahit bata pa kayo, yung pinakita natin dito, malinaw po yan. Pag sila ay hindi sa Diyos, makikita nyo kung ligtas kayo, ha? Ngayon kung hindi, kailangan maligtas muna kayo. Ngayon, ligtas na kayo, aralin nyo rin. Kasi hindi ako nagkiklaim dito na ako lang marunong. Lahat ng ayoko sa kanila, kaya sila sisiraan. Hindi ganun. Kaya nga, kayo kasama dyan, buhay nyo yan eh. Kayo mag-determine kung saan pupunta. Gusto yung maloko kayo, di yung paloko kayo. Katulad ng babasahin natin mamayang conversation namin, nakakalungkot kasi nung una, parang ang babait ng mga yun. Kaso naloko eh. Wala na. Amin, makikita nyo kung nasa yung panluloko. So, kaninang umaga ay natapos po natin yung mga, again, itong series natin ay nagkaroon tayo nito kasi nga may mga nagtatanong. So, kailangan may tindihan, bata pa kayo pag nasabi, dating daan kami, nako, tumakbo ka na. Kasi manluloko yan. Kasi sabi natin dito, diretso po tayo dito. At kaninang umaga, nakita na natin yung kailangan natin labanan yan. Okay, number one, ang errors nilang matindi is yung, again, wala silang isang Bible. Sinong authority mo? Hindi yung Bible. So, yan, anong authority mo? Pag may dalawang Bible sila, tatlo, ano ba tama dyan? Eh, tanong mo kay Soriano. Ganun ang ano nila eh, moto. Eh, ngayon, nasa yung piano na, sino na? Si Rason. Hindi tayo ganun ako, kahit mawala si Pastor Ace, meron ka rin Bible kayo, amen? Wala na ako, naalala niyo yung mga tinuro ko, basahin niyo dito, dun pa rin. So, kung sino pumalit dito, nasa ibang church kayo, ganun pa rin sasabihin salita ng Diyos. Hindi pwedeng, hindi nyo kailangan umiyak, di ba? Wala na kayong ano, Soriano. Parang ano, pinasa sa kanya yung ano. Parang Catholic din sila, hierarchy.
daw ang claim nila, ang mga mayabang daw, pasto, kasi pasto, siya kapatid na Soriano lang. Ganun, sa tawag lang. Tawag lang yun. Pero, lahat ng ano nila, sila pinapanood sa TV. Nakakita naman yung service ng mga yan, TV lang yun. Hindi ganito, hindi na nakikita yung leader nila. Yung leader nila, wala, gan lang. Hindi nagtuturo yun, kasi marunong lang, yung Soriano lang. Nakikita niyo yun? Hindi masabi kanina umaga yun. Anyway, so una, dapat maligtas ka. Kung hindi ka ligtas, madali ka masila. Kaya itong mga kilala ko, hindi ko alam, ligtas yun. Mukhang hindi, kasi tinanong ko yun, kami, makikita nyo. Learn and examine, okay, huwag nyong paniwala lahat ng narinig nyo. Tingnan nyo kung tama sa Bible, saka sa Holy Spirit. Okay, dapat tanggapin nyo na marami talaga yung false prophet, nakalagay yan sa Bible. Aalamin mo na lang kung sino yung tama at mali. And then, alamin mo kung saan sila nanggaling, napaka-importante. Okay? And then, draw strength from the Lord, have the true love of God. Kung mahal mo yung katotohanan, hindi ka papayag na, sige, okay lang, nakakapagod naman isip. Sige, yun na lang, saan mo gusto ng church? Ayan. Ano na lang? Ang tawag doon? Toskoy na lang, o yung ano man yan. Hindi, kung alam mo yung, mahal mo yung katotohanan, mahal mo ang Diyos, hanapin mo yung katotohanan ng Diyos. And then, testify the Lord Jesus Christ against the fall. Ngayon, kung marunong ka na, alam mo na yung kulto, huwag kang sabihin mo, ay, ako magsalita, bayaan mo na si pastor. Eh, yung ibang kaibigan yun, di ko naman marireach. Kaya pag sinabi mo, oh, sino ba yan? Dating daan kami. Sabihin mo, sigurado ka. Hindi mo ba alam na false teacher yan? Huwag kayong mahihiya. Pag alam nyo na, kaya yun ang ating introduction. Natapos mo tayo sa Catholic, sa Iglesia ni Manalo, and then yan, nasa dating doon tayo. So, kaninang umaga, tapos tayo sa Bible, wala silang one standard. Pangalawa, yung history nila, nanggaling sila sa Iglesia ni Manalo, and then nag-iwalay, and then, yun, nagkaroon sila sa sariling church na niwala kung nasa ng ano nun. So, nakuha nila yung ibang false doctrine ng Iglesia. Of course. Then, pinakamatindi, works-based salvation. This time, babasahin ko na po yung ginawa ko is screenshot ko na lang para yung basahin niyo po ito, kayo mag-decide kung ligtas tong taong to. Okay. So, una po ay actually hindi ko na siya naalala pero nagpass siya bigla ng isang memory verse, ng Bible verse. So, oh, kamusta kayo? Okay, sabi ko, dating daan na ba kayo? Kasi yung nakikita ko yung anak niya, nagpas ng mga dating daan. Yan, so, dating daan na ba kayo? Sabi niya, opo, pastor, mag one year na rin kami kaanib mula kay... Mula ng lahinga. Pinaglahinga. Pinagpahinga na si Boeli na bautismuhan na po kami. Si Kuya Daniel ngayon ang pangangasiwa sa amin ngayon. So, syempre, na-take na ba ako? Naawa ako. So, hindi ako may pagdebate ng ibang doktrina. Ang pinakaportante, kaligtasan. Ligtas ka ba? Sure ka sa langit. Okay. Opo. Basta susunod lang kay Kristo. At sa bagong pamumuhay kasama ng Diyos. Ligtas ba to? Malaki po kasi ang nagbago sa amin nung umanib kami. Nawala. Yan. Ay, yeah, sorry. Mabagal lang. So, malaki kasi ang nagbago sa amin. Nung umanib kami, pati pamumuhay nagbago. Salamat po sa Diyos. So, yun na may nakakatawa, no? Kung talaga nagbago, pero hindi sinispecify. Again, hindi tayo ganun. I mean, bago ka mamuhay sa Diyos, dapat ligtas ka muna. Kung hindi, kung kaplastikan ba niya, wala rin kwenta yun eh. Hindi ka ligtas. Okay, kaya sabi nito, so, pag hindi ka nagsunod, hindi ka ligtas. Yun ang tanong talaga, di ba? Sabi niya, basta susunod, pag hindi ka nakasunod. So, binasaan ng sabi sa Romans 10, walang matuwid, wala kahit isa. Tagalog yung nagamit ko kasi mahilig siya sa Tagalog. So, yan. Silang nagsilihis,
Nasa nawala lang ka sa isa, walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Mga naligaw kayo, sabi ko. Ibigyan mo akong pagkakataon, pwede kang paliwanagan, okay? Pasensya na po. Okay na po kami dito. Kita niyo, blanco agad, di ba? Marami naman po kaming natutunan. Kahit di kaligtas, marami rin silang natutunan ng kalokohan eh. Hindi, nakita niyo ba mga kapatid, yung pinupuntahan ko? Importante muna, pinaka-importante muna. Iniligaw na agad yung usapan eh. Huwag mo naisipin kung ligtas ako basta marami natutunan. Ano ba yun? Tapos napansin niyo, puro ano siya, puro flattery. Salamat sa Diyos. Red flag din po yan. Oh. Anyway, binigyan ko ng verse, Titus 3:5. Na hindi dahil sa inyong mga gawa at katawiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghugas sa muli, kapanganakan, at pagbabago ng Espiritu Santo. Mali pa yan. Tagalog, no? Anyway, it's the Holy Spirit, banal na Espiritu, okay? Okay. Sinabi ko lang na sila'y magpapasya. Ito na po yung naging pasya namin. Pasensya na po, wala naman akong masama ng loob. Wala din naman akong masama ng loob eh. Parang sinasabi na baka masama ng loob mo. Eh kung kaluluwa mo yan eh. Ba't nang iniisip mo ako? Isipin mo yung sarili mo kung sa impyerno ka, di ba? O galit na daanan ko mga reliyon. Ito lang po. Nagapasya ko. Pero, hindi pwede yun eh. Kasi kahit si Soriano, ganun din tayo. Kunwari, hindi naman tayo galit sa Catholic. Galit tayo sa mga leader. Diba niya? So, hindi tayo galit sa iglesia ni Manalo na member. Kasi biktima sila. Galit tayo sa false teacher. Okay? Ganun po yun. So, ganun din siya. Kung mali tayo, dapat sabihin niya tayo kung ano yung mali. Si Kristo na po ang bahala sa atin. Ayun, ano, ganun naman talaga eh. Given na yun, hindi mo kailangan sabihin pa. No? Mananampalataya lang po tayo at sumunod sa utos. Sigurado naman pong maliligtas tayo. So, wala po, di ba? So, sumunod sa utos. Alam mo ba kung ilan ang utos ng Diyos? Hindi. Hindi mo nga alam eh. Pwede mo bilangin. Sabihin mo na bilang mo, kung sunod mo lahat yun. Hindi pa rin. Malabo, no? May God bless pa naman, di ba? Adi, ito na yung pinaka. Pagdating sa more salvation, itong verse na to, pag sinabi mo pang malabo yan, ikaw na ang malabo. Okay? Sabi sa Ephesians 2:8 and 9, sapagkat sa biyaya, kayo na ngaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay magmalaki, hindi ko ata na ano. Anyway, kabaliktaran nyo, nagganyan pa siya. Tama naman niya kasi Bible eh. Pero inintindi mo ba yung sinabi? Kasi kung naintindi mo yung sinabi, hindi mo sabihin para sa iyo kasi nga hindi sa gawa mo eh. Sa gawa ng Panginoon, tanggapin mo lang siya dapat. Sa kanila, kasi yung sinabi natin kanina umaga, sabi hindi kailangan sundin mo lahat. Malabo. So yan. So ngayon, magpapanyutral-nyutral na siya kami ngayon dito. Sabi niya, ang turo po ni Bro Soriano sa amin, kinakailangan nating manampalataya sa Kristo. At magtanggap kay Kristo, kinakailangan din pong nating sumunod sa mga utos at gumawa ng mabuti. Ilang mabuti? Hindi ni-specify. Mabuti, ano? Sumunod sa mga utos at gumawa ng mabuti, lalo na sa kapwa, maging sa kaaway. Tama naman yun. Pero yun ba magliligtas sa'yo? Tsaka anong mabuting gawa nga? Sino ba? Marami po siyang mga turo na mabuti para sa maging dapat kasa Diyos. Kahit iglesia, marami rin turo. Catholic, marami rin turo. Kahit mga Muslim, kahit Buddhist. Ba't yun ang pinafront niya? Kasi dun sila, yun ang sinasabi lagi sa kanila. Nakita niyo yun? Kaya sabi dyan, ano yung sabi dyan? Kaso sabi ng verse po, naka-paste ko lang, sabi yung sinabi kanina ng Ephesians 2:8 and 9, hindi sa gawa eh. Dinagdagan nila, kaya nalilito ang tao. Okay? Gawa ba o biyaya? Hindi pwede pareho. Kasi ang, yeah, sa Romans 11:6, and if by grace, naging English tuloy. Kasi malito sa Tagalog.
Kaya in English ko na lang. Kulang sa Tagalog yan. And if by grace, then it is no more of works. Kung sa biyaya ka naligtas, hindi na works yun. Bakit? Otherwise, grace is no more grace. Magkabaliktad po yan eh. Pag grace, biyaya yun, hindi ikaw ang gumawa. Pag ikaw ang gumawa, hindi na grace yun. Itindihan? Medyo nag-review tuloy tayo, okay lang yan. So ayan, sabihin na, wala naman pinagkaiba eh. Ay, sa halip na isipin niya yung sinasabi mo, wala, walang pagkakaiba. Parang Muslim. Para lang matigil na, wala, pinagkaiba eh. Kasi sabi lang eh, pag hindi grace, hindi works. Pag works, hindi grace. Hindi, pag grace, hindi works. Walang pinagkaiba o baliktad na baliktad. Sa biyaya po, lahat naligtas. Pero kalakip ng gawa. Ulit-ulit. Ang mabuting gawa, di po pwedeng paghiwalayin po, Pastor. Kasi, kung mananampalataya lang po ako at hindi ako gagawa ng mabuti at susunod sa utos ng Diyos, baka hanggang ngayon po, manginginom pa rin ako at may mga bisyo. Nang mabautisman po kasi ako, lahat ng dating maling ginagawa ko, wala na ngayon. Mag-isang taon na rin. Oh, ganda, di ba? Sana nga. Pero still, walang inalam sa kaligtasan yun. Maganda lang yun na patotoo. Maganda yun. Pero hindi na naligtas sa'yo eh. Kaya sa atin, ganun din dapat. Pero hindi na nagligtas sa'yo, mas maganda, gumawa ka rin ng mabuti. Pero ligtas ka na, bago ka kuminto ng mga bisyo mo. Kaya ba yung kapatid mo, sis? Chelsea? Yung kapatid mo? Laki na rin, no? Charlie. Ayun, so, ang doktrina naman po ng MCGI, pagkatapos mong matanggap si Kristo sa buhay mo, kinakailangan na magbagong buhay at humawa. Gumawa ng mabuti at sumunod kay Kristo. So, iba talaga, no? Sana nakita nyo po yung gusto kong pakita dito na nalilito sila, di ba? Nakita nyo yan. So, papaulit-ulitin nilang nila sa'yo yan. Kahit na-explain mo na, hindi nila mapakinggan yung sinabi mo. Kasi talagang diniktahan yan. Eh, kaso ganyan eh. Pero kung bibigyan ulit tayo ng pagkakataon, makukuha nila yan. Kasi gano'n naman lahat na sinasolvin natin. Di ba lahat naman ng Atul Iglesia, works-based naman lahat yan eh. Kaso, bablangkoin ka na, yun ang tuturo sa kanila. Huwag naman pangyayon, basta sa faith na wala yan. So, yan. So, ito mga ano lang ito. So, ulitin natin yung kanina, mga prophecy, parang sa Iglesia ni Manalo, kaya sila daw yung tunay, messenger nila, sila lang yung magaling, focus on good works. Nakita niyo kanina, sinasabi niya paulit-ulit. Hindi naman ako, ano eh, duling. Nakita ko na yun eh, ulit-ulitin. Kasi focus sila doon, nakafocus sila doon. Self-righteous, ganun tawag yun. Then baptism, overqualification, sobra-sobra, brotherhood, excess din. Tsaka confusion ang interpretation para sa Iglesia ng Manalo. So sino ba talaga kapatid mo? So sa atin, ligtas, hindi lang taanib. Dito, meron dito ang diligtas. I'm sure. Sana wala. Pero, hindi ibig sabihin kapatid is basta member lang ng church. So, ito yung medyo hindi ko na-touch, no? Jesus is not human. Okay? Ang Diyos lang ang... Diyos lang daw si Jesus. Baliktad siya sa iglesia. So, kaso, baliktad to, sabi sa John... Dito na lang kayo umpisang kilabutan. 1 John 4. Malinaw po ito, no? So, ina-apply natin ito sa mga Hudyo, pero maraming sumalo nito. Sabi dyan, hereby know we the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Sa Tagalog, pag tinanggap mo at naniniwala ka si Kristo ay, syempre Diyos, pero nagkatawang tao, come in the flesh. Okay? Yun ang Spirito ng Diyos, yun ang tama. So, ba't siya sinasabi niya, hindi, Diyos lang siya, hindi siya tao. Okay? Every spirit that confesseth not that Jesus Christ come the flesh is not of God. Pag sinabi mong hindi siya naging tao, hindi sa Diyos yan. Sabi, and this is the spirit of Antichrist. Matindihan niyo ba yun? Pag ito ang tinuturo, Antichrist yan. Hindi yan hindi mabigat ha, mabigat yan.
Whereof you have heard that it should come, and even now already is in the world. So, matagal na sinasabi, darating yung Antichrist. So, paano malalaman kung Antichrist? Pag itong tinuro, pag si Kristo either hindi Diyos, or Diyos lang siya, hindi siya tao. Dapat pareho yun. Pareho yung tinuro ng Bible yun. Mabigat po ang judgment ng Bible dyan sa Iglesia na Soriano. Okay? Eh, nabanggit natin kanina, nalagpasan ko pala isa yun. So, wala silang Trinity, wala rin omnipotent, omnipresent, omniscience, wala. So, binababa niya ngayon ang Diyos. Limitado ang Diyos. So, yung magaling. And then, ito, medyo minor na to, pero dito makikita yung medyo, ano siya eh, yung gusto lang niya magbida. Kasi tinanong siya, sabi sa Bible, iwasan mo, di ba? Tingnan natin sabi ni Paul, kay Timothy rin. Pag tinatanong ka ng kalokohan, anong gagawin mo? Lingkod ka ng Diyos. Sabi, but foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes. So kaya sa atin dito, pag may maling tanong, sinasabi ko agad, paano nila umulit? Kasi pag in-entertain ko yung mga question na tanga, ganun yun eh, question na tanga. Iba naman yung di mo talaga alam, di ba? Pero pag talaga nakaasal ka lang, sabi niya rin kay Titus, kasi parang yung pastor yun eh, but avoid foolish question. Huwag mo sasagutin, ba't mo sasagutin? Mali nga yung tanong. Yung mali bang tanong? Oo. Ba't mo tinatanong yung wala namang kinalaman? For example, o mali yung assumption mo. Ngayon, yung iba, pagbata, ganyan, na-capture lang nila kung saan yan, kaya tinatanong din. Okay lang yun. Pero sa kanya, show yun eh. Alam na, show yun eh. Ang tanong sa kanya, kapatid na Ellie, gano'n yun. Ang Diyos po ba ay may puwet? Look, may wet packs daw yung Diyos. Ganun ang tanong sa kanya. Si Raulin, dapat nakita niya na yun eh. Sinagot niya na, narinig ko rin to. Kaya sabi niya, ang Diyos ay ano naman eh, siya yung kapatid. Ganyan ba yan, magbaga din yun. Kapatid, ang Diyos ay may kamay. Nakita mo may pa sa Biblia. Kasi meron naman talaga, di ba? May mata. Eh, di syempre may pwede siya. Ikaw naman talaga eh, ganyan ba sumagot yun eh. Hindi ba sinagot yun? Kasi foolish yung question, ba't mo ano, kasi nagmamagaling, ganun lang naman eh. Doon mo makikita yung mga hindi seryoso, nagmamagaling. Kung lahat mong bastos yung nag-ano, hindi ka dapat dito eh. Sinagot pa, nag-trending tuloy. Kasi alam ng tao, kahit hindi mananampalataya, ibang spirito itong mga to. Kahit di nila alam itong verse na to, eh tayo, alam natin yung verse na to eh. Atindihan? Kaya dito, huwag kayong asal sa akin pag di kayo sinagot. Mag-submit na lang kayo. Kung mali talaga kayo, eh mali eh. Amen? Medyo actually, medyo minor pa yun. Ngayon, upunta tayo sa administration. So, parang kulto. Ganun sila. Yun ang description sa kanila. Sabi ng mga dating taga dyan. Okay? Tinitira nila yung tithes. Pero sila, mas matindi pa. Papahiya ka daw pag hindi ka nagbibigay. So, anyway, tingnan natin yung ano na logo. Okay na yan, kasi nasabi ko na lahat alas na gusto sabihin. Yung mga wala kanina umaga, di tingnan nyo na lang sa YouTube. Okay? So, dito ka. Tingnan natin yung kanilang logo, parang ano. Ano ba ang logo? Ang logo po ay nagsisimbolize ng inyong samahan. Okay, kaya yung sa atin, nakikita nyo naman, simple-simple lang. May Bible, libro, may puso, at may sword. Bakit may sword? Mapatay ba tayo? Hindi, kasi yung in-explain sa Hebrews 4:12 nga, ang hindi lang sa Hebrews 4:12, maraming beses. Ang, kaya naipaglaban tayo, amen? Yung iba doon, puro kapatid, pag-ibig, hindi nila alam to. Marami dito talagang panlaban, katotohanan yan eh. Pag may kasinungalingan dyan, ito panlaban mo. Eh, paglaban tayo, so di tayo snowflakes. Okay, yan lang, may mga simple. Yung nga sabi ba sila dyan? Lala siguro. Anyway, nakita natin last time yung balikan mo ba natin yun? Iglesia ni Manalo, huwag na.
Ano tayo sa dating doon? Yan na! Ano, may demonyo na tao nakita. Kasi, pinakita ko ba dito yun? Yung sa demonyo, yung nakaganon. Si Baphomet, parang ganon. Ha? Hindi pa? Ngayon nga sabi siya, titignan ko ulit eh. Yung oras pa ba tayo? Late naman tayo nag-start eh. Naisisihin niyo si Jamie. Hindi. yung makikita ko to. Ba't ganun? Yan, yeah, tama, no? Ay, wala yung Baphomet. But anyway, ito po ay sa Mason, and then ito po yung sa Iglesia ni Manalo, okay? Wala. Yan, okay. So, ito po yung sa Mason, ito yung sa Iglesia ni Manalo. So, tapos na tayo dyan. So, dito naman tayo. Ano yung pagkakapareho? Parang may star, di ba? Doon, meron din. Okay? So, yung Israel, ganun din. Napansin nyo, di ba? Bakit kaya? Hindi nagkakataon po yan. Yung Mason kasi as ano yan, ang tawag dito, kalat yan sa buong mundo at matagal na yan, mga sikreto yan. At sa, kunwari na iniwala sa Diyos, pero hindi. Pero tayo ngayon dito. Ano ito yung kanilang, may rational sila dito kung anong pinapaano niyan eh. Saan ba yun? Ano yan? Yeah, ano yan? Hebrews daw. Ang dali, hindi ko ata na. Hindi ko na copy. Pero anyway, ganito daw yan. Ganito. Explain ko. Binasa ko eh. Yung rope, parang alin daw yung pag-ibig na nag-ibig kiss sa mga kapatid. Wala naman tayong masabi doon, di ba? Tama naman yun. Pero, by the way, ba't nang tawag din ay Church of God Members International or Members Church of God International? Kasi nga, kailangan sa sec kasi ng iyan, no? So, wala rin tayong problema doon. Pero, ang matatawa ka dito, parang iglesia din. Kung naalala ko sino nandito ng iglesia natin, Manalo, ano yung isa sa mga binigyan din ko doon na mukha silang ewan? Kahit mga professional yung ano nila, di ba? English lang, basic English, yung common and proper name. Alala niyo yun? Lalo binibigyan daan nila yung, binibigyan ng emphasis yun. Kami ang iglesia ni, ano ba pangalan nyo? Baptist, wala na nga. Kami ang iglesia ni Kristo, kasi iglesia ni Kristo ang pangalan namin eh. Mas mabasahin nila sa Bible, wala namang iglesia ni Kristo sa Bible, mga iglesia. May pinagkaiba yung mga, tsaka isa? Malami. Kasi sila gusto lang, sila yung tunay, dito madami, ba't ganun? Kasi nga, ibig sabihin ng church, congregation pala. At tulad natin, hindi lang tayong tama, may mga tama rin doon sa iba, pero tayo yung local congregation. Kaya tinutukoy ng churches of Christ, hindi lahat ng individual na totoong churches ng Panginoon. So, sana nakuha nyo yun. So, yun pa lang, idiin nyo yung mga kahit sino mayabang dyan. Alam mo ba, may pakaiba ng proper name saka ng common name? O, syempre, basic yun eh. O, ba't sinasabi nyo kayo tunay dahil churches of Christ? Sana naintindihan nyo. Sino din nakakuha? Explain ko ulit. Ha, iba yung churches, iba yung church. Pag may Church of Christ na tinukoy doon at sila lang yun, napatunayan nila, tama sila kasi mayroong isang church lang simula sa panahon ng Panginoon hanggang ngayon, pero walang ganun. Churches yan, churches, maraming churches yan. Lahat yung tunay. Okay? So, walang... Ngayon, ito naman, ay syempre, iba yung Church of Christ. Tayo, Church of God naman. Ganun lang yung mayabangan eh. Eh, marami ng Churches of Christ sa US, marami ng Churches of God sa US. So, kailangan lang ng ibahin. Okay? Wala akong problema doon kasi nga, ganun sa sec, hindi ka pwede magpa-register. Ngayon tayo, hindi na tayo magpa-register pala kasi hindi na pala kailangan. Yun ang natutunan ko. Anyway, ano gusto ko sabihin yun? So, pinag-DDA na nila yun. Anong pangalan ng church nyo? Yung palang, mali na naman. Okay? Walang silbi yun, walang sense yun. Kayo tunay, dapat tama pangalan nyo. May namit akong ganyan, talaga.
Anyway, isa pa lang yun, okay. Doon tayo sa punta sa, ang pinakano dyan, star. Kasi pentagram yan eh. Symbol yan ng demonyo. Hindi lang ginagamit ng mga Kristiyano matagal na. Makikita mo yan sa mga simbolo ng mga satanismo. Yun ata, hindi ko napakita. No. Saka na lang. Paalala nyo Sunday School next week, okay? And then, guys, yung may torch. Wala tayong problema dyan. Maraming gumagamit ng torch, okay? Light yan. Walang problema. And then, may anchor. Wala tayong problema dyan. Ano nasa gitna? Hebrew. May masama ba yung Hebrew? Wala sana. Kaso, inatake natin sa February 1, masama yun. Bakit? Kasi alam niyo yung mga yan, ginagawa nila sa mga Kristiyano, binabalik nila sa old, sa Old Testament. Ibig sabihin, pag Old Testament, pag Hebrew, mas magaling kami. Bakit? Eh, nung panahon ng Panginoon, ang nauso, Greek. Wala siyang problema doon. Greek na. Ngayon, English na. So, babalik ka ba tayo sa Hebrew? Bumabalik sila dyan kasi gusto nilang magpa-impress. Ganun lang yun po. Walang pinagkaiba yan sa mga Judaizer na tatake na sa February. Ang ganda naman yun. Wala kayo dyan. Kami Hebrew eh. Ganun po yun. Ganun lang kasimple yun. Ba't nyo kailangan Hebrew? Eh, para lang original. Ibig sabihin niya, nagtitiwala pa kayo sa dati. Parang yung mga Hudyo kasi sinasamba nila language nila. Alam niyo ba yun? Ganun yun. Yung mga, hindi, wala namang ganyan tao. Basta yung mga Arabo, ay sorry, yung mga Quran, hindi, mga Muslim. Alam niyo ba na ayaw nila hanggat maaari, ayaw nila isalin yun? Tinataas nila yung Arabic language kasi dun sinulat, originally yung Quran. Tayo, wala tayong pakialam doon. Sa Tagalog man yan, basta iisa yung diwa niyan, tama, Bible pa rin yun, salita pa rin ng Diyos yun. So medyo nadaanan din natin sa King James seminar natin. So sana naitindihan nyo yan. Hindi natin tinataas yung language, ang Diyos, inter-language yan. Nasa pakialam sa language ng tao. Okay? So yun na, tapos na. Tapos na yung style na yan, questionable yan, interesting yung pagkakapareho sa mga Mason, saka sa mga satanismo. Katalista. Okay. So, tapos na tayo ngayon. Anong gagawin natin sa mga sa kanila? Again, katulad ng Catholic Iglesia ng Manalo, hindi naman lahat ng member nila is demonyo. Yung iba dyan, anak na nung sinong na ano. So, soul winning, gagawin natin, abutin natin sila. Kung alam mo to, alam mo na hindi ka dapat mag-submit sa kanila, so, okay lang yan. Hindi ganun. Hindi sila ligtas. Kaya, ano sila? Mission field sila. Kailangan silang maligtas. Kung hindi sila maligtas ngayon, eh, katulad ng Catholic, walang problema. Hindi na sila pipilitin. Pero, huwag kang magsasabihin na, ay, okay lang yun. Tama rin sila. Hindi ganun. Aralin mo kung paano natin sila marireach at matutuluan. Hindi sila ligtas. Okay? Yung Bible. Yung Romans 10:17. Tama naman yun eh. Kaso, ano kayo narinig mo? Salita mo talaga ng Diyos. Eh kung i-misinterpret nila, hindi rin. 17. Okay, may question ba? Question. Kinala ko yung dating dahil, mabait naman eh. Di mabait. Okay yun, kaibiganin mo, sharean mo. Kung ayaw gusto mo mapunta sa langit, kung sa langit ka rin, ha? Sa langit ka, sharean mo, mapunta sa langit. Ayaw umalis doon. At least, wala ka ng utang sa kanya. Okay? So, kung may pagkakataon ka, di ganun. Ligtas ka, di ba? Hindi yan ang tinuturo nila, eh. O, paano yun? Dapat umalis na siya doon. Kung hindi mo rin kailangan pilitin, tayo ang gamit lang natin katotohanan. Kung hindi sapat sa tao ang katotohanan, wala tayong pwedeng gamitin sa kanya. Ayaw niya ng totoo, eh. Tindihan nyo ba yan? So, yun lang po muna. I hope na intindihan natin na hindi ka tanggap-tanggap. Maraming pang katulad ng ganyan sa US. Maraming kulto rin doon. Pero sa dito, sa ating bansa, talagang mayaman na rin yan. Malaki na rin yan. At isa na naintindihan natin na kung para sa i-deal. Okay? Sige, let's pray. Lord, maraming salamat po sa buong maghapon na pag-aralan namin.
ang kulto ni Soriano, Panginoon, I hope and pray, Panginoon, hindi kami maging tulad nila, Panginoon. Hindi naman talaga, but iba po, ang kita namin, naman namin, iba ay pag hindi masyado established, ay yung salita, Panginoon, ay nasisila pa rin. So I pray, mga sa amin dito, Lord, makita namin ang tindigan namin na ito po yung aral, hindi basta-basta pag ito po yung nababoy, nasira, Panginoon, sa harapan ng mga tao. So I pray, kayo po yung mag-ingat sa amin. Salamat po dito, Lord, na palalangin po namin mga trabaho, pag-aaral. Sa February 1 naman po, ang aming seminar, bigyan nyo po ng tagumpay. Ingatan nyo po bawat isa sa aming pag-uwi. Dalangin yung pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen.